Sa ibang balita, nababahala naman ang mga residente sa mga nakatenga pa o nakatambak na hindi pa nahahakot na langis at oil waste mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Sa tala po ng Provincial Health Office, halos 200 residente na ang nagkakasakit dahil sa naturang oil spill. Ay, dapat alisin na. Baka mamaya magrabe. Talaga po nakakabahala kasi yan daw po ay masama sa kalusugan. Sinabi naman ni Coast Guard Incident Commander Commodore Jeronimo Tovilla na dapat kolektahin ng kinontratang Harbor Star Shipping Services ang mga nakukuhang langis at oil waste sa mga baybaying dagat. Yung Harbor Star, and we have yet to receive any updates kasi we're also waiting. Although nandito yung effort natin, nakapokus sa paghahakot ng pagkukuha ng debris dito, ng mga dumi, pero yung pag-collect ng waste at dalahin sa tamang lugar, wala pa. They will collect it, no? And they have yet to show us their plan. It's 18 days, no? Tuloy-tuloy. Kailangan bilisan lang yung, ano, yung effort. Nananawagan naman ang mga mangisdas na payagan sa silang pumalaot sa mga lugar na wala namang langis. Pero ayon kay Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor, kailangan pang hintayin ang resulta ng pagsusuri hinggil sa toxicity level ng mga isda. Ang goal natin, yung mga areas na pwede ng payagan sana. Ang ibig sabihin, yung safe ng mga isda, lalo na yung nasa malayo na yung oil sa shoreline, baka pwedeng dahan-dahan nating i-open to for fishing. Nakatagda namang makipagpulong ang United States Coast Guard sa Philippine Coast Guard para talakayan ang posibleng pagtulong ng US Coast Guard sa paglilinis sa tumagas na langis. Naunang sumulat ang Philippine Coast Guard sa US Embassy para humingi na ng tulong sa paglilinis ng naturang oil spill.